Isang mapagpalayang araw po. Nandito man po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Subalit, bago po ang lahat, shout out po muna kay Jimmy Lito Adolfo. No? Sabi po niya, hi sir, shout out po sa mga susunod na video. So, eto na po yun, Sir Adolfo. Always watching po, and more power po sa inyo. Maraming salamat din po sa iyong patuloy na pagtangkilik, at more power din sa iyo, at sana po ay patuloy niyo pong maibahagi ang ating mga talakayan sa channel na ito. Okay po? Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung nilalaman po ng Article 14 ng Kodigo Penal ng Pilipinas. O ito po yung tinatawag na Revised Penal Code of the Philippines. Okay? So, subalit, bago po natin talakayin yung nilalaman ng Article 14, alamin po muna natin ano ba yung aggravating circumstances. Well, ayon sa Article 14, no, pag sinabing aggravating circumstances, ito po yung mga pangyayari, sirkumstansya na posibleng makapagpataas, no, ng criminal liability or degree ng liability o criminal liability ng isang akusado o ng isang taong nakagawa ng isang krimen or felony. Okay, so ano po ba yung limang klase ng aggravating circumstances? Una po, may tinatawag pong generic aggravating circumstances. Pag sinabi pong generic, automatic po ito sa lahat ng uri ng krimen na nagawa ng isang tao. So automatic meron kang generic na aggravating circumstances. Ibig sabihin, basta agawa ka ng krimen, aggravating, generic generic, ibig sabihin applies to all crime, di ba? So naagawa ka, so lahat ng uri ng krimen may ganitong aggravating circumstances. Ikalawa po, yung tinatawag na specific aggravating circumstances. Dito po, isa po sa mga sinasabi rito, yung pagkakaroon po ng cruelty, no? Or brutality doon sa uri ng krimen. O kung paano isinagawa ng krimen. Let's say po, murder. Bago po tuluyang pinatay, pinutulan ng ganitong parte ng katawan, mga ganon. O kaya sinunog yung ganito hanggang sa napatay. So, yun po yung tinatawag na specific aggravating circumstances. Meron din naman tinatawag na ignominy, no? Let's say, pamamahiya, no? Sa harap ng maraming tao, maaring binusuhan ka, sinilipan ka, or ano to ba to? Yung tinatawag na yung panghipo or acts of lasciviousness. Okay? So, specific aggravating circumstances. So, dyan po, merong ignominy at saka tawag niyan, pag sinabi pong ignominy, public shame or disgrace, no? So cruelty, of course, yung brutality dun sa ano, no? Sa pagsasagawa ng krimen. Okay. Yan po yung specific aggravating circumstances. Number 3 naman po, meron po tinatawag na qualifying circumstances. Dito po, maaring mabago mabago yung nature ng isang krimen. Halimbawa po, between homicide and a murder, no? So may mga ganun po yan, no? Halimbawa, kung nagpambuno, nasaktan niya yung tao, hindi wala naman sa plano niya na patayin, so maaari pong ang qualifying diyan, so pwede siyang mag-qualify into kung napatay niya, pwedeng homicide, no? Kung depende naman po sa gravity ng, let's say, hindi naman niya napatay, depende naman po sa gravity yon. May frustrated homicide, may frustrated murder, no? Attempted murder, attempted homicide. So, meron po yung tinatawag na qualifying, no? Kaya nga po may attempted, may frustrated, or meron din namang sinasabi na ito, homicide lang ang kaso, yung isa naman, murder, no? Kasi may nakita silang sirkumstansya ro na nagka-qualify doon sa particular na kaso. Whether murder or homicide, attempted murder, attempted frustrated homicide, mga ganon. Okay po, so yung po yung qualifying circumstances. Yung pagbabago po ng nature nung kaso o nung krimen, depende po sa degree ng liability ng isang akusado. Of course, ang magdedetermine po niyan, prosecutor,
korte, 'di ba? Sila po 'yan eh. 'Di ba? Okay. So depende 'yan, no, yung sinasabing qualifying, depende 'yan kung merong tinatawag na trickery, 'di ba? Or pag sinabing trickery, no, yan po yung deception, may betrayal, or sa Latin po, yan po yung tinatawag na alevosia. Okay? So, number 4, yung tinatawag na inherent aggravating circumstances, no? Sa kaso po ng murder, meron pong tinatawag na premeditation. Para po masabing murder siya, dapat po makita doon na pinagplanuhan yung pagpatay sa kanya. Sa kaso ng robbery, tip, hindi ka naman magnanako kung hindi mo plinano. Diba? So kung nakita na may ganun, na plano niyang nakawan to, plano niyang hold upin to, so yun po yung tinatawag na inherent aggravating circumstances. Okay po? So merong premeditation. Ibig sabihin, nakita ng korte, nakita ng investigador, nakita ng piskal, yung probable cause na pinagplanuhan yung pagsasagawa ng isang krimen. Okay po? Number 5, meron din pong tinatawag na special aggravating circumstances. So, dito po, meron pong term na sinasabi rito, yung recidivism. Kung ang nakagawa po ng isang krimen ay recidivist. So, sa revised penal code po, pag sinabing recidivist, ang sabi nila, meron ka ng final judgment or awaiting a final judgment habang nakakulong ka or what, tapos naagawa ka ng krimen sa loob ng kulungan. Same crime. No? Or meron din tinatawag na quasi-recidivism. No? So, may final judgment, no, sa loob ng kulungan. Yung iba naman, nag-aantay. No? May mga ganyang termino po. So, yan po yung special aggravating circumstances. Sa isang banda naman po, pag sinabing recidivist kasi, generally, no? Patong-patong na yung kaso mo. Okay. Nagawa ka pa ng krimen, no? Maaring may judgment na siniserve mo na yung sentensya mo. Nagawa ka ng krimen sa loob ng kulungan. Di ba? So patong-patong na. So pag sinabi kasing recidivist, wala na eh. Kumbaga sa isang term wala nang ano yan eh. Kumbaga parang incorrigible ka na eh pag sinabing ganun. Okay po. So yan po yung limang uri or limang klase ng aggravating circumstances, no? Sa mga susunod na talakayan po, no? Tatalakayin po natin yung nilalaman mismo ng Article 14, no? Na kung saan nakapaloob dito yung circumstances which aggravate criminal liability. So abangan po natin sa mga susunod na video. Muli, maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.